Panginoon, ikaw ang may nigma ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawiri. Panginoon ay puri, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay puri, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, ating isipin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Blas, obispo at martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kay San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghatdog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at pinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paglukluking sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong, kumikilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon.
Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay, yaong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay sumunod siya sa badal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusadin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautosan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila.
Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa dambana ni Jesus Nazareno. Atin pong purihin at dakilain ang ating mahal na senyor. Marahil ang bawat isa ay may kwentong kiyapo. Ano po ang kwentong kiyapo ninyo? Yun bang magdadala sa'yo sa dambana ni Jesus Nazareno? I-share ko lang po sa inyo ang aking kwentong kiyapo. Hindi po ako nadukutan, don't worry. Nung ako po ay estudyante pa, ako po ay napadala sa Isabela para umattend ng tatlong araw na seminar. Dahil ang bus ay dito po sa may likod ng UST, tumitigil doon ang kanilang terminal. So pagkagaling po ng Isabela, sumakay ako ng bus pauwi. At dito po sila sa terminal sa likod ng UST. Sumakay ako ng taxi. Yun po ay mga alauna ng gabi, dumating yung bus. Uuwi po ako ng Pasig. Yung taxi, imbis po na papunta ng East, UST lang, papunta sana siya ng East. Sa Cubao, okay na doon, no? Pa-Cubao kami. Ang ginawa nung taxi, idiniretso niya papunta dito sa West. Parang gusto niya akong idaan dito sa Quezon, lalabas kami ng TAF, tapos liliko kami ng EDSA. So ganun ang gusto niyang maging way. Napakalayo doon, times 3 ang aking babayaran. Kaya nung nararamdaman kong kami lumalayo na, doble ang aking kaba. So being young at that time, natatakot ako dahil ako'y nag-iisa at alauna. Nung malapit na kami dito sa Quiapo, sabi ko sa driver, dito na lang po ako, Manong. Ibaba mo na lang po ako dito sa simbahan. Nagalit si Manong. Ibinaba naman ako at binayaran ko. Yung takot ko ay napalitan ng security nung nakita kong alauna ng gabi, bukas ang simbahan at ako'y pumasok. Ito palang dambana ni Jesus Nazareno ay bukas para sa lahat 24 hours. Kaya ako'y naupo, nagmasid at nagdasal, at nasambit ko, salamat po sa kaligtasan. Salamat po nang nakita ko ang iyong simbahan, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita kay Manong na ako'y itigil at ako'y bababa. Salamat po sa paggabay. Kayo po, ano ang kwentong kiyapo ninyo? Ano ang kwentong dambana ni Jesus Nazareno? Katulad ng ating ebanghelyo ngayon, napakaraming naghahanap at napakaraming sumusunod kay Jesus. Nauuna pa nga dun sa kaniyang pupuntahan.
Ganun na lamang ang pananabik ng mga taong itong makasama si Jesus at maranasan kahit naman lamang ang kanyang presensya, kahit na siguro hindi ang himala. Ang makita lang, ang maramdaman lang na nandoon si Jesus Nazareno, okay na ang lahat. Gustong magpahinga ng kaniyang mga alagad dahil sila'y napapagod din. Pero dahil si Jesus ay may awa sa mga taong sumusunod sa kaniya, hindi niya na ito nagawa bagkus tinuruan niya ng mga mabubuting gawa ang mga taong handang makinig sa kaniya. Napapagod ka na ba? Si Jesus ang ating pahinga. Nilulugmok ka na ba ng problema sa buhay? Pahinga lang. Laban uli. Kasama natin si Jesus. Iniwanan ka ba ng boyfriend mo o girlfriend mo? Iyak mo lang. Kinabukasan, bangon ka. Laban uli. Kasama si Jesus. Hindi ka ba matanggap sa mga pinagtatrabahuhan mo, pinag-a-applyan mo? Laban lang. Hindi yun para sa'yo. Meron pa sigurong mas tama at saktong gagawin ang Diyos sa iyo. Magpapahinga tayo pag napapagod, pero hindi tayo susuko dahil ang Diyos na ating sinusundan ang unang hindi sumuko sa ating lahat. Kaya walang dahilan para sumuko ka sa laban ng buhay. Hahanapin natin si Jesus. Susundan natin si Jesus sapagkat ang awa at pag-ibig niya ang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y magpatuloy. Ang krus na pasan-pasan natin at daladala natin ngayon ay napakagaan kumpara sa krus na kaniyang binuhat na kasalanang hindi sa kaniya. Tayo ngayon ay lalapit kay Jesus Nazareno at hihingi ng awa na tayo'y bigyan ng lakas sa pagod na ating nararamdaman. Magpapahinga tayo kasama si Jesus at pag tayo'y nakaramdam na ng kaniyang biyaya at grasya, kasama ang awa at pag-ibig niya, muli tayong lalaban para tayo'y magtagumpay. Dahil walang Kristiyanong sumusuko sa anumang hamon ng buhay dahil ang Diyos ay nasa ating likuran. Lalaban tayo, maglalakbay tayo upang ating mapagtanggumpayan ang hamon ng buhay. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, atin pong itutugon, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan,
O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang ating pahinga, ang Diyos ng walang hanggang awa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aking pastor,
Announcement, sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ang katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong kapistahan ni San Blas, kaugalian na isagawa ang pagbabasbas sa mga lalamunan at ang panalangin para sa lunas at kagalingan. Atin ngayong dadasalin ang panalangin ng pagbabasbas. Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay dito sa inyong lalamunan. Sa tulong ni San Blas, obispo at martir, iadya nawa kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang mga karamdaman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, dinaramhan ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno,